Ang bidyong ito ay para doon sa mga nagtatanong kung paano daw namin nakuha yung mga views namin doon sa Facebook page. Meron kasi umabot doon ng 135 million, 109, 105, mga 42, 31 million at marami pang mga nag-viral na video namin. So, masasabi ko lang wala naman sigurong sikreto kundi nasa content siguro. Pero meron kaming ginawa na siguro nakatulong din ito para ma-recommend yung mga video namin. So yan ang gusto kong isa-isa yung i-share sa inyo. So dyan ka lang, tuturuan kita. Wow! I feel good. Kung milyon na yung followers mo, hindi mo na kailangan ito. Pero tayong mga maliliit na creator ay dapat alam mo kung anong oras na magandang mag-upload. Dapat alam mo kung anong oras maraming naka-online ng followers mo. So gamit ang computer mo, of course, Creator Studio tayo. I-click lamang ang Insights. Dito sa Audience, pasok tayo dito sa Total Followers. Yan. So scroll down lamang tayo. Yan, so dito tayo. So anong oras ang may pinakamaraming naka-online? So ito makikita mo. Simula dito sa 12 a.m. 21, so dumarami siya hanggang sa 5 a.m. So alas 5 ng umaga. Pero pagdating dito sa umaga ng alas 8, yan, magsisimula na siyang pababa hanggang sa tanghali sa 12 p.m. Yan, yan na lamang yung naka-online na mga followers natin. So, pagdating ng hapon, unti-unti na namang dumarami yan. Kasi patapos na yung mga ginagawa natin. Siguro sa oras na to ay busy-busy yung mga followers mo. Yan. Pagdating ng hapon, yan, unti-unti na namang tumataas hanggang sa hating gabi. Pagdating dito sa 12 a.m. So, hanggang sa umaga na yan. So, paano piliin kung kailan ka pwedeng mag-upload? Kami ay pinipili namin dito sa alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Bakit? Dito, maraming naka-online na mga followers namin. At pwede mo ring alamin kung saan ang location ng mga followers mo na mostly nanonood sa'yo. So, click lamang dito sa may baba. Ayan. Dito, sa location. Yan, click na yung location. So, mostly na nanonood sa amin ay yan, India, Philippines, Vietnam, Indonesia, Bangladesh, Myanmar. So, ito yung mga nanonood sa amin. Yan, ito, yan. Malaysia, Pakistan, Romania, Iran, yan, ito, Taiwan, Brazil, Turkey, Sri Lanka. So, kung mapapansin nyo, yung mga viewers namin ay karamihan foreigner. Yan, yan yung top audience. Okay, so, anong kinalaman, bakit kailangan mong alamin kung kailan naka-online yung mga followers mo? So, nakita nyo dun sa graph namin, ang tanghali, alas 11, from alas 11 ng tanghali hanggang alauna ay napakakonti yung mga online na followers namin. Bakit kami hindi nag-upload? Kung nag-upload ka sa oras na yon, ibig sabihin ay walang manonood. Meron siguro manonood, pero konti lang. Mahalaga kasi na pag-upload mo ng video, magkaroon agad ng views para tumaas yung retention. Yun din yung nakakatulong para tumaas yung distribution ng video mo. So, yun din ang makakatulong para tataas yung recommendation ng video mo sa ibang page. Ang sineshare ko lang sa inyo ay batay lamang sa aking experience at hindi po ako eksperto sa Facebook page. So, bigyan kita ng halimbawa. Kunyari, followers mo ako, nag-upload ka. Nag-upload ka ng oras na wala ako, na hindi ako naka-online. Pero followers mo ako, nag-upload ka ng tanghali, pero ang labas ko ay hapon na. So, kunyari, tapos na yung trabaho ko, pagdating ko ng bahay, mag-scroll ako. So, pag-open ko ng cellphone ko, ay makikita ko dun sa notification na mayroong nag-notify. So, i-open ko ngayon. So, mostly siguro sa inyo, ganun ang ginagawa nyo. So, scroll kayo, scroll. Kung mapapansin ninyo, maraming mga nag-notify sa inyo. Pero, nag-upload ka ng tanghali, nakalipas ng 5 oras o 7 oras. So, ibig sabihin, nasa ilalim na yung notification mo para sa akin. So, lahat ng na-follow mo na group, or page, or yung mga friends mo na na-follow mo, lahat yan mag-notify sa'yo. At, kung scroll mong ganyan, tapos siyempre scroll ka ng scroll, minsan nagahang dahil dun sa bagal ng internet, dahil dun sa overload na yung newsfeed mo. So, hindi ko na ma-scroll yung notification mo
na pumasok sa akin. Eh, paano kung tinamad na ako? So, ang nag-notify sa akin dito, so napili ko dito si Jawa Moto Vlog. So, pag-click kong ganyan, pinanood ko. So, napanood ko na siya. So, habang pinapanood mo yan, hindi mo na babalikan yung notification mo. Hindi mo na babalikan yan, kundi scroll mo yan. Habang ini-scroll mo, meron at merong marerecommend na video sa newsfeed mo. So, ganyan ang nangyayari na hindi ko na mapapanood yung video mo. Eh, paano kung makalimutan yung search? Kung wala namang importante na, kung hindi ka naman importante na panoorin ko, kung hindi, kumbaga, aksidente lang na nanonood ako sa'yo. So, ibig sabihin, hindi ko na mapapanood yung in-upload mo kaninang tanghali. Kasi natabunan na dito sa newsfeed ko. Pero kung natapat na in-upload mo na marami kaming naka-online, pag-click ko ng Facebook ko, pag-open ko ng Facebook ko, makikita ko agad dyan sa bell na nag-notify yung upload mo sa akin. So, mas maraming naka-online, mas marami yung tendency na mag-open agad dun sa video mo. So, kung maraming mag-open agad at maraming nanood, maaring tataas yung retention rate ng video, tataas din ang distribution at tataas din yung recommendation doon sa video na in-upload mo ngayon. Yun ang importansya ng uploading time. So sa mga mobile user naman, kung wala kayong computer, as usual, Chrome pa rin ang gamit natin. So pag-open po ng Chrome, ayan, dito kayo mag-login ng Facebook ninyo. So continue to on desktop version. Lagi kong pinapaalala sa inyo na i-check ang desktop site. So go to full site. Yan. So parang computer na rin siya, walang problema kahit wala kang computer, gamit lamang ang cellphone, Chrome lamang ang gamitin natin at siguraduhin naka-desktop site. So pasok lamang tayo sa insights. So parang ganun din kanina, audience tapos total followers, click natin 'yan. Oh, yan, parang ganun din. Kung ano yung makikita mo sa computer, yan din ang makikita mo sa cellphone. Basta siguraduhin niyo na gumamit kayo ng Chrome at diyan kayo mag-login ng Facebook niyo. So siguraduhin, i-click ang desktop site. Yan, dapat naka-check yan. So disclaimer lamang po na hindi po ako eksperto sa Facebook page. So ang binabahagi ko lamang sa inyo ay batay sa aming experience sa aming page. At lilinawin ko lang na ang uploading time ay isa lamang sa paraan para mapataas ang views ng ating videos. At hindi po ito 100% na epektibo sa lahat ng Facebook page. Nakadepende pa rin po yan sa ating content. At kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na update. Mag-comment na din para ma-shoutout kita sa next video natin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.